meron ba kayong love problems na gugulahan sa life or gusto mo lang ng kadamay? Well, I've got just a thing for you. This is Tender Love and Karen, where I give you my TLC advice. So let's see what we have tonight. Wow, ang lalim ah. Nasa dulo siya ng mundo. Tingnan natin. Ooh, it's a printing of a text message. Sabi, saan ka? Kita tayo mamaya. Thank you sa maikling time na nakasama kita. Nag-enjoy rin ako. Tapos biglang may I love you na reply. Okay. Parang sweet naman. What's wrong? Unless, pinagbabawal na text. Ano kaya? This is from Casey. Dear Karen, just call me Casey. Normal lang po ba mag-I love you sa babaeng di mo naman ka in a relationship? Nakita ko po kasi sa chat ng boyfriend ko na sinabi niya yan sa girl best friend niya. 5 months na po kaming ng boyfriend ko na itago natin sa name na Vin. Parehas po kaming grade 11 student. About 3 months sa relationship namin, nalaman ko na may girl best friend pala siya na itago natin sa name na Faith. Sabi ni Vin, niligawan daw niya si Faith 8 months ago, pero naging magkaibigan lang daw sila. Dati nagde-date sila as friends at nagcha-chat, pero nung naging kami na ni Vin, chat na lang. Kinausap ko na dati si Vin about kay Faith nung nalaman ko nga na girl best friend niya siya. Siyempre, natural lang naman siguro sa akin as a girlfriend na magselos na may ibang girl naka-close ang BF ko. Pero nung ginawa ko yun, si Vin pa yung nagalit sa akin. Ba't ko daw sila pinaghihinalaan ni Faith eh girl best friend nga lang daw niya yun? Ba't ko daw binibigyan ng mali siya? Wala daw akong tiwala sa kanya. Nag-sorry ako sa kanya noon at nakipag-ayos. Inisip ko, baka masyado ko lang talagang in-overthink. Pero ngayong nakita ko sa chat niya na nag-I love you sila ni Faith, bumabalik yung doubts ko. Kasi hindi ba dapat sa girlfriend walang sinasabi yon? Hindi pa niya alam na nakita ko ang chat nila. Ino-overthink ko lang ba talaga yung I love you o nasa right naman ako? Gumagalang Casey. Oh, Casey! So, may boyfriend ka at may girl best friend siya. Actually, hindi naman siya surprised na may girl best friend kasi I believe na girls and boys can be good friends kahit na walang mali siya. It's just that nakita mo yung I love you, kaya nagtaka ka, no? Looking back though, dun sa kwento mo, 5 months na kayong together, pero si Faith, 8 months nilagawan ni Vin si Faith 8 months ago. So parang yung space ang naging kayo, very short lang, no? As in, naging kayo after 3 months, tama ba? Basta a few months later, naging kayo. So very fresh pa tong si Faith sa buhay ni Vin. But like he said, friends lang daw sila and questionable talaga, no? So you're wondering, tama ba na may nag-I love you sa boyfriend mo? Friends can say I love you. It's just that this is so recent. It's so recent that it makes me kind of wonder as well. Pero ito, does she make you feel very loved ba? Does she make you feel like ikaw lang talaga? Nag-wonder lang ako kasi bakit si Vin sinabi lang sa'yo a few months later na may girl best friend siya. Kasi of all the people, dapat ikaw yung pinaka-aware sa lahat ng mga kaibigan niya, sa lahat ng mga, you know, ka-hangout niya. Pero nalaman mo lang later on kung sino yung best friend niya who happens to be a girl pala. And nagte-text sila ng mga I love you. Yung I love you part, wala namang problema yun eh. Pero yun nga lang, very fresh na niligawan niya si Faith months ago. But okay, sige. Looking at the bright side of things, all I wanna say, he chose you. Okay? Ikaw yung pinili niya na maging girlfriend at wala nang iba. Hindi sila nagkatuluyan, so ikaw lang talaga.
possible din naman na talagang friends na lang nangyari sa kanila kasi that's why it didn't work out. They realized na it's better to be friends and you have been the first pick. So, yeah, Faith, you know what? What you should do? You should observe muna. Don't decide yet kung na may relasyon sila or whatnot. And also, listen to him like kung nag-hangout sila or pwedeng makasali ka doon para makilala mo yung girl best friend niya. Kasi kung seryoso si Vince sa'yo, papakilala ka niya doon sa girl best friend niya para maging comfortable ka sa kanilang dalawa. So yun, don't assume anything. Ikaw ang girlfriend niya as of this moment. And huwag ka muna magsobrang selos kasi baka nga wala lang yun. So there, I hope I got to help you, Casey, okay? Ngayon mga katropa, here's my question for you. Red flag ba sa lalaki ang pagkakaroon niya ng girl best friend? Definitely. No naman, depende sa history. Okay mga katropa, go ahead and use the QR code and scan it para makasali kayo sa interactivity natin. You can answer. But let's ask Aaron and Renee what they think about this. Girl best friend. Your boyfriend as a girl best friend and they're saying I love you to each other. What is that? Ako man Karen, feel ko lang. Minsan, most of the time walang mali siya, pero you will feel it kung meron mali siya, di ba? Yeah. Pero, kuwari, kung ILY, it's how you text din eh, di ba? Minsan, I don't know, but this text message, it looks like I love you with a heart. Oh, dating? I love you as an I love you. It's a full I love you. Ako rin eh, sige, ILY, but it's I love you with a heart. Ako depende yan talaga sa tao. Kasi ako personally, I say I love you to a lot of people. I agree. Na I love you, ganun. Kasi it's for me to show my affection to the person. Pero kung nakikita, it's not just the I love you. Tignan mo yung mga ibang factors regardless of that. Kuwari, kung nag-hangout sila ng pamatagalan sa bahay ng ng isa. Napasikreto. Tapos may tapos parang may nalaman ka ba na hindi nila sinasabi sa'yo, keeping secrets. Diyan na gano. Pero if it's in the words mismo of I love you, there is still room to question. That's true. Pero itong asabi ng ating mga katropay. Depende sa history. That's true. Ako, ayoko ng, as much as possible, ayoko ng lalaking may super close girl best friend. One of the things yun ayoko sa lalaki. Kasi I don't want to be in a relationship with two people. And for me, ako ayoko din yung mga lalaki na they stay in touch with girls na they've had history with. So tama nga yung mga katropay. Depende sa history yan. I have a question for you girls. Okay, kapag may girl best friend, do you think bad that you are competing for attention? Naturally, that's gonna happen. Pero I think it's the girl best friend who will feel that more. Pero syempre, you're gonna compete kasi syempre yung girl best friend, magkakilala na sila matagal na. The girl knows so much about that guy. Unfiltered, unlike ikaw na girlfriend. So bago pa lang. So naturally, there's gonna be some sort of competition there na hindi nyo naman sinasadya. So ako, gusto ko yung lalaki na medyo walang sobrang kaklose na isang babae lang. Kasi for me, wala lang. I think it will complicate things in the future. Yeah, but we have to realize that there are boys and girls in this world. And most likely, mag-intertwine lahat yan. Tsaka so, everyone has no girl best friend na gaya. Oo. Tsaka in all honesty, parang nagiging praning na mga Pinoy sa statement ng I love you, di ba? Yeah. I think we need to normalize saying I love you to our friends. Kasi ako, I love... We say I love you talaga to our friends. Normalize saying that to our friends. We have to consider that grade 11 lang sila. Grade 11 pa lang. Guys, ang bata nyo pa, mag-aral muna. Hindi kayo magtatagal. Very light. Light ang love sa pag grade 11 ka pa lang. Kaya mag-aral ka muna, my dear Casey, okay? At pag-aralan mo rin yung relasyon nyo. Career muna. Don't take it too seriously. Studies muna and career. Alright, that's it for today. Para sa mga gusto ng advice, ipadala nyo lang ang letters ninyo sa pynightlong@gmail.com para mapakinggan ko ang mga hinanakit at pinagdadaanan ninyo. Join me again tomorrow for more TLK, Tender Love, and Karen!